Alright, ang magandang-magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ating mga kabigang OFW. Sa araw nito mga kaibigan, dinayo natin ang Barangay Crescentinong Maligaya 6. Alam nyo po, ang barangay na ito ay dito bumuhos ang pagmamahal ng isang Francis Leo Marcos. Matatandaan na noong mga nakaraang buwan ay nasunog ang lugar na ito. 100 pamilya ang halos tinamaan at hindi nila inaasahan ang pangyayaring ito na isang araw ay bubuhos ang pagmamahal ni Francis Leo Marcos. Nakala nila sa Facebook lang makikita, sa YouTube lang makikita ng isang mayaman challenge na ginagawa. At samahan nyo ako at ating kakapanayin ang ilang mga pamilyang nakatanggap ng biyaya. Ano kaya ang masasabi nila? Tara, let's go! Ito kasama to sa nasamugan. Opo. Ah, okay. Wala tao ano? Ha? Ito po ang kopis. Dito ang nasunog. Hanggang doon po. Kayo kasama po ba kayo? Kilala niyo si Francis Leo Marcos? Opo. Si FLM. FLM, oo. Dito tayo, dito tayo, mainit. Marami po yung nabigay sa amin natulong. Natulong? Opo. So, inaasahan niyo ba yung pagtulong na yan? O paano bang nakarating ang tulong dito sa inyo? Ay, hindi po namin inaasahan yung tulong men. Basta na lang dumating. Ayon sa kanila, hindi nila inaasahan ang tulong mula kay Francis Leo Marcos. Basta na lang dumating sa kanila. Itong pagkakataong ito, kung halimbawa nandyan nakikita, nakaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Ay, siyempre po, mapapasalamat po kami si FLM. Ana na sunugan tayo. Kasama po kayo, Lola. Grabe si Lola. Ikita nyo, bukod tanging si Lola lang ang nasunugan na naka-smile pa rin. Hindi naman ang madala yan sa paano eh. Kailangan pero, relax lang. Ano hong masasabi ninyo sa ngayon patungkol po sa ano sa pagtakbo ni Francis Leo Marcos bilang senador? Leo Marcos lang. Ay, siyempre. Makakaasa siya. Makakaasa siya. Oo, sa... Asahan niya yung mga boto namin. Asahan namin o Marcos. Marcos kami. Marcos o kayo. So, at least, malaking tulong yung naibigay sa inyo na nabigas doon, na hindi nyo inaasahan. Sa akala ninyo, sa Facebook lang nangyayari ang ganun. Malaking tulong po niya. Maraming salamat po, Nay, ha? At talagang ito po ay magbabalik tanaw lang sa mga nakaraan dahil may nagsabi sa amin na sa lugar na, na rito ay dumating ang tulong ni Francis Leo Marcos. Opo, yun nga po. Oo. Nag-aschool kami din. Ayon kay Lola, inipon sila doon sa isang eskwelahan at doon ipinamahagi ang tulong na ibinigay ni Francis Leo Marcos. Ang nakakagulat dito, dalawang beses daw sila nabigyan. Kasi tapos dalawang beses? Oo, dalawa po. Ah, dalawang beses kayo nabigyan ng tulong? Yung ano, tapos nagdalik ulit. I see. Yung iba nga isa't kalahati. Yung iba isang half, ano ba, half chop. Yung 25 kilos? Yung dapat nga 15, kaya lang pinagkasya kasi yung iba kasi. So dalawang beses pala kayo binigyan? Una po muna, tapos sinundan. May sumunod na naman. Tapos so ano pong may papayo nyo ay doon sa mga taong sinasabi na di umano, scammer daw siya? Laboratory. Anong may papayo sa kanila? Ay, huwag na ako sila mag-usga kasi nakikita naman po ginagawa eh. Kaya huwag na lang nila usgahan. Titingnan na lang nila kung anong ginagawa. Eh maganda naman po ang ginawa ni ano eh, ni Leo Marcos eh. Kumbaga, lalo na kayo po sa amin na nangangailangan ng katulong. Ano hong pangalan nyo, Nay? Pero si Tagahin po. Ako po yung nag-ano dun sa in-interview po ako noon eh. Ay, in-interview din kayo? Nasinugan po kasi ako sa amin po talaga doon banda na kumpisa. Kaya po ako in-interview kaya nakatubo na ako. So ayan po si Nay Teresita. Siya mismo ang nagsasabi sa kanyang bibig mismo lumalabas na pinapatunayan niya. Yung mga nagsasabing di umano ay scammer si Francis Leo Marcos, ayon sa kanya, hindi totoo yun. Sila mismo ang buhay na patutuo na dito sa lugar na ito, talagang natulong siya. Natulungan. At natulungan ka. Maraming salamat, Teresa. Thank you. Bye-bye.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Opo, bakit po? Ito po yung nasunog nun? Opo, ito po. Ito po yung mga nasunog. Sa kabilang kumpol ng mga residente doon ay nagkunwari akong hindi ko kilala si Francis Leo Marcos upang malaman natin kung ano ang kanilang sasabihin. Sa mayroon pong... Hanggatan? Opo, yan po. Hanggang dito? Tapos hanggang dito lang po. Ay, hanggang dun po. Ang nga po, hindi pa nga tapos. Nakakalun po sa pilo na tela. Matanong ko lang. Ayun ba, may nakita tayo. Kilala niyo ba ito? Kilala niyo ito? Ha? Kilala niyo siya? Kaya nga kami nilagay namin yan eh. Nagbigay po yan sa amin ng bigas eh. Tumulong po sa school yan. Apo, nagbigas po. Kilala niyo yan? Apo. Sino yan? Sino yan? Marcos po. Francis Marcos po. Ha? Francis Marcos po. Francis Leo Marcos? Apo. Yan? Ah, kilala nyo. Opo, nagbigay po yan sa amin ng bigas po. Siya po yung pinakahuli-huli ako na nagbigay sa amin ng siya. 10 kilo. Isa po siya sa tumulong sa inyo dito sa Crescent Pinon. So nagbigay siya ng 10 kilos na bigas. Bawat pamilya, noong bago nasunog. Hindi po, nakalimot na po kami. Siya po yung pinakahuli-huli. Huling-huling nagbigay po sa amin. Pa rin po siya, kahit wala na po kami doon, pinapunta po kami doon. So, ganun po. Patawag po kami, tapos po kami ng bigas. So anong pakiramdam ninyo na ganyan, nabigyan kayo ng bigas, natulungan kayo? Ay, malaki pong bagay po yun sa amin kasi po, hindi na po kami mamumroblema po nun sa bigas po eh. Ang ilang linggo na din po, napakalaking bagay po yun sa amin. Nagulat ba kayo nung binigyan kayo? Bawat accept natin sa isa. Saka po hindi na po namin alam na may mabitin mo pa yan. M. Pinabalik po ako. Anong masasabi niyo sa pagtakbo niya ngayon kasi tumatakbo siyang senador, di ba? Ano hong masasabi niyo, anong opinion niyo sa pagtakbo? Okay naman. Kasi nakakatulong naman po siya. Kahit di naman siya tatakbo na nakakatulong siya. Hindi siya nasilip kung sino tutulungan niya o hindi, basta tulong lang siya. Basta tulong lang siya. Hindi siya nag-aano na kung sino yung tutulungan, basta bigay lang siya ng pagkakas. Pinapamigay niya muna. So, parang hindi pa elektong tayo nun. Kaya po ako niya sa Facebook nga, yung mga naminigay po siya ng mga financial po niya sa ayuda. Doon po siya sinasabi na di umano, scammer daw siya. Naniniwala ba kayo doon? Hindi po. Bakit? Anong masasabi niyo doon sa mga? Kasi po, nabigyan niya na po kami ng tulong sa scammer. Hindi, scammer naman po siya. Bakit siya kailangan para ipamigay niya. Si Kuya may sinasabi. Ano Kuya, anong sabi mo? Kung scammer siya, bakit niya pa kailangan magbenta ng bahay para ipamigay lang sa tao? Kung scammer siya. Kasi alam mo, pag scammer, alam mo, maraming pera. Hindi siya, nagbenta pa siya ng bahay eh, para mapamigay lang sa mahirap yun eh, na bigas. Sako-sako pa, hindi ko. So ay mga kaibigan, kasama natin ngayon si, anong pangalan ay? Lenny po. Nanay? Nanay Linis. Okay. Francis Leo Marcos. Anong masasabi niyo kay Francis Leo Marcos? Ngayon kay Lula, inyo so, okay as in pa paano sa eskwelahan at doon ipinamahagi ang tulong. Tumutulong siya sa mga tao. Marcos. Ang kasama ba kayo sa mga nabigyan ng tulong? Daw sila. Nabigyan. Kailan pa ba yung nangyari? June 1. Nasunog ko kayo. Ibig sabihin, kung nasunogan kayo, dumating po ang tulong mula sa kanya. So, anong pakiramdam ninyo nung time na yun na dumating dito sa inyo ang tulong? Masaya nung po kasi kahit malayo po siya na punta mo dito sa labi. Kung magkaroon ng pagkakataon na kaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Papasalamat po kami. Sa tulong mo yun. Isang katanungan ko na, marami ang nagsasabi di umano na
scammer daw siya. Yun ang mga binabatong kwento sa kanya. Anong pananaw mo sa bagay na yan? Naniniwala ba kayo doon? Paano nga po mag-scammer? Wala naman po kami nakikitang masamang ginagawa niya sa tao. Pero pagtulong lang naman po ang hangad niya. Hindi katulad ng ibang magnanakaw sa gobyerno. Puro pagtulong lang naman po ang gusto niya. Hindi so hindi kayo naniniwala doon? Ano naman ang masasabi ninyo doon sa kanyang pagtakbo bilang senador? Kasi di ho ba tumatakbo siya ngayon, number 44 sa Senado. Anong masasabi ninyo sa pagtakbo niya? Maganda na rin po yung tumakbo siya para naipamigay niya talaga yung tulong na nararapat niya. So ibig sabihin, sang-ayon kayo sa desisyon na yan? Okay. Papakilala mo ba sa mga kasamahan ninyo rito? Ano naman po siya dito, ikilala naman po na siya dito. So ibig bang sabihin nun, buong pamilya mo susuporta sa kanya? Opo. Kaganon. So ayun po mga kaibigan, si Nanay Atin pong nakapanayam. Unang mga punto na kanyang binatawan, hindi siya naniniwala na si Francis Leo Marcos ay isang scammer. Dahil mismo sa lugar nila rito, naramdaman nila at tumagus ang tulong nung panahon na sila ay nasunod. Si Kuya, kasama kayo Kuya sa nabigyan ng tulong dito. Nung sunugan kami. So, ayan, si Kuya nabigyan din. Si Nanay, anuhan natin dito? Yan din po. Yan din po. Bahay din po. Ito dito. Kuya, good afternoon po. Ano yan? Ice skin. So, ibig sabihin, Kuya, kasama kayo sa nasunugan, no? Oo, ubus tong bahay namin. Ubus ito? Pabago na ba itong bahay? Bago na ba? Okay. Kikilala mo si Francis Leo Marcos? Napapanood ko lang siya sa, parang challenge lang yan, Yung mayaman siya na yan? Oo, mayaman. So, nakaabot naman dito ang tulong niya? Yung sabi nila, may tinulong daw sa amin na, yung bigas, pero hindi naman sinabi nga, galing sa kanya yata. Nalaman lang namin na kanya pala galing. Sa kanya galing yung bigas? Bigas. Kalahati ba yun? Hindi ko alam yun. Ano pakiramdam ninyo Kuya na dumating natulungan kayo? Ay, siyempre masaya. Masaya kayo? Kasi kailangan namin yun Sa oras na yun, wala talaga kami. Kasi lahat na gamit namin, welding machine ko, grinder, basta lahat na pang welding ko, kasi welder ako Hindi nyo inaasahan yun yung pagdating ng tulong dito? Hindi nyo naman inaasahan yun? Ay, kung saan, hindi talaga. Pero sa, limbawa sa kapitan namin, inaasahan na namin yun sa mayor namin, inaasahan namin. Pero yung mula sa kanya, hindi nyo inaasahan? Hindi namin inaasahan. Kung magkakaroon ng pagkataon ko yan na makaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Magpapasalamat lang namin sa tinulong niyo sa amin. Malaking bagay yun para sa amin. So anong pananaw niyo Kuya ngayong tumatakbo siyang senador, no? Tumatakbo siya, number 2. Ano yung pananaw mo doon sa pagtakbo niya? Anong opinion mo? Ay, isa, parang lang sa akin, siguro pagka manalo siya, sana manalo siya, makaupo, lalo siguro niya pagigihan yung pagtulong sa tao. Kasi ngayon nga, wala naman siya, tumulong sa amin Malaking yan sa kanya. Blessing. Ibig sabihin ko, sang-ayon kayo doon sa desisyon na ginawa niya. So, kung sang-ayon kayo, ibig sabihin, maisasama ninyo sila sa listahan. Siguro. Hindi pa, Kasi malayo pa naman. Malayo pa. Sasalain pa natin kung sino ang pwede natin ilagay. Anong pangalan po pala, Kuya? David. Maraming salamat, Kuya David, ha? Okay. Salamat po sa pagpapaunlak sa David. Okay. So, hanap tayo mga kaibigan dito sa lugar na ito. Ito yung lugar na di umano ay binigyan ng tulong ni Francis Leo Marcos noong panahon na nasunog ito, no? At hindi nila inaasahan ang mga pangyayari. Yan. So, magkano ang ganito? 20 lang. Uy, 20 lang. Napakamura, ano? Sa t-shirt daw po, 10. Ang t-shirt, 10. Ito po. So, ilan lahat ang dito na? Ilan lahat yung pamilya na nasunod? 25 po. Sila po kasi na mas matagal. Hanggang saan yan dito? Oh.
Bahay po na yun na may ano, may bubong. Babas yung mga bagong bahay po dyan na puro cement. Pag ganun. Anong oras ba ang ano, sumisulat mong sino? Alas mga itong 2:15. Alauna yun. Kasi kakauwi ko lang nun eh. Galing ako ng ano nun eh, Meralco. Kasi palis ako nun eh. Hindi na ako nakapagpagpag. Nakuha lang namin ano. Isang rice po. Pero ang isang katanungan ko doon, inaasahan nyo ba yung pagtulong na darating sa inyo, na dumating sa inyo mula kay Francis? Hindi naman po namin inaasahan yun kasi alam po namin malayo. Biglaan talaga. Pero bigla na lang po namin nalaman na meron ito. Pero bago pang pangyayari yun, kilala nyo na siya, nalalaman nyo na siya. Apo. Paano nakikilala nyo sa Facebook? Sa Facebook po namin nakikita. Nagigay siya sa kung saan lugar ng bigas ng mga pandemic. Sabi na, nag-ano pa nga po kami sa Benin, sana all dito naman sa amin sa Laguna. Kumbaga parang nadinig yung panalangin ninyo yung sana all na yun, no? Ayun mga kaibigan, pa, sa pamamagitan ng sana all, no? At least parang nadinig na at least dumating bigla ang tulong mula kay Francis Leo Marcos sa lugar. So maraming salamat sa inyong pagpapaulaknay ha. Anong lugar to? Maligaya 6 po, Barangay Crisantino. So, ayun po mga kaibigan, mula po rito sa Maligaya 6, Barangay Crisantino. Sinadya po natin ang lugar na ito upang alamin natin ang damdamin ng mga taong bayan sapagkat sa lugar na ito, nung panahon na nasunog sila, ito ang unang dinamayan sa pamamagitan ng tulong na bigas na dinala rito sa Mayaman Challenge ni Francis Leo Marcos. Ako po, si Taong Gala. Kasama ko po si Pinturados Miguel Love. Shout out to Ma'am Clara Di Mayuga and of course sa lahat ng ating mga kasama dyan sa Laguna Chapter. Magandang hapon mga kaibigan.